Sir, ito na po yung laptop na na-recover ko sa tinutuloy ang apartment ni Mr. Fang. Buti na alista yung password sa planner niya, kaya nabuksan ko. Kasalukuyang bukas din yung ibang programs. Nakasign in yung email at yung cloud account niya. Wala pa akong sinara na binuksan ng files o sinara na program mula nakapag-sign in ako sa desktop. Salamat. Dito muna ako sa meeting room. Pakisabi mo na sa team na wala mo nang papasok. Uusisain ko muna yung mga laman nito. Baka, o sana, makakuha tayo ng lead. Tinalaga sa aming team yung pag-iimbestiga ng biglang pagkawala ni Mr. Robert Fang at yung dalaga niya na si Su. Si Mr. Fang isang expat na pinadala ng kanyang kumpanya dito sa Pilipinas para mag-internal audit sa regional headquarters nila sa Taguig. Sinama niya dito si Su sa pagbalik niya dito sa ating bansa mula nang umuwi siya sa kanilang bansa. Nagkatoring kasi na semestral break ng dalaga niya at nasabi niya sa akin na biyudo si Mr. Fang. Uling nakita ng landlord ng apartment niyang mag-ama noong Sabado noong nakaraang linggo. Nasabi sa kanya na pupunta lang sila mag-ama sa kababata ni Su. Medyo pinigil pa nga niya daw yung tawa niya dahil paraw pa yung t-shirt ng mag-ama. May nakaprint na litrato ng isang artist ng babae. Di lang niya matandaan yung pangalan pero minsan napaparoon niya ito sa telebisyon. Tinanong rin niya kung gusto nila magpakuha ng taxi o mag-book na masasakyan sa isang transport service. Sinabi ni Su na mas gusto niya na sumakay ng jeepney pumunta sa kanyang kababata. Inuna ko inusisa yung mga files sa desktop. Yung wallpaper na nakalagay yung litrato ng pamilyang Fang. Bata pa si Su sa litrato. Sa tingin ko malimang taon lang siya dito. Kasama rin yung yumaong may bahay ni Mr. Fang. Medyo cluttered din yung mga nakasave na files sa desktop. Mukhang tinamad na gawa ng designated folders yung mga files. Inabot ako ng ilang oras sa katitingin ng mga files sa desktop. Halos mga report lang o mga audit summary sa pinagtatrabuhan ni Mr. Fang yung mga files sa desktop. Nag-desisyon ako isabukas yung pagtingin sa mga ibang files. Dahil medyo dumidilim na, tinago ko muna sa designated o secured area yung laptop at nag-desisyon na umuwi na. Pagdating ko ng bahay, nilapitan ako ng aking dalagang anak na si Christine. Pinagtimpla niya ako ng kape at ginawa ng sandwich. Mukha naglalambing. O ano kailangan mo? Nagpaalam si Christine sa akin kung pwede siya pumunta sa concert. Baka yan yung concert kung saan dumadaloy yung managrebenta ng droga ha? Nako, hindi ako papayag pag ganyan. Sinabi niya na matinong concert ito. Ito kasi yung concert na kanyang paboritong artista. Concert ng artista? Magdadrama ba siya at artist sa stage? Ang pabiro kong tanong sa akin dalaga. Sinabi ni Christine na matinong concert ito at marunong din kumanta yung paborito niyang artista. Debut concert din daw niya ito. Kailan-kailan lang daw ito sumikat. Nag-viral daw ito sa social media nung nag-upload siya ng kanyang mga video. Maganda daw yung artista, down to earth at mabait. Kaya iniidolo raw ito ngayon ng mga kabataan, lalo ng mga babae. Yung kalahati nakikitain daw ng concert, mapupunta rin daw sa charity. Ayon sa press release ng artista. Pinakita sa akin ang anak ko yung litrato. Maganda nga yung artista at maamoy yung mukha. Maputi at kutis porselana. Bihira na kasi ako manood ng telebisyon kaya di ko nakilala yung mga bagong artista. Tuwang-tuwa si Christine nung pinayagan ko siya at inabutan ko ng pera. Kaming dalawa na lang kasi kaya sobrang yung pagprotekta ko sa kanya. 10 taon na yung nakalipas nung namatay yung asawa ko sa sakit ng breast cancer. Kinabukasan, inuna kong inusisa yung madalas na puntang sites ni Mr. Fang. Pumunta ako sa mga social media sites. Hindi na ko sign in o maaaring walang mga social media accounts itong si Mr. Fang. Nung pumunta ako sa YouTube, napansin ko may account na nakasign in. At tinignan ko, may mga uploaded videos ito. May mga 10 videos ito. Ang account na ito ay maaari sa kanyang dalaga na si Su. Pinaloy ko lahat ng videos. Puro video vlog si Su. Halos lahat nito ay naganap sa kanyang bansa
Wala namang kakaiba na aaring pagkunan ng lead o ebidensya ng pagkawala ng mag-ama. Mga videos lang na pamamasyal ng dalaga sa kanyang bansa at isang video na kinunan dito sa Pilipinas. Maaring ito yung unang dating niya dito sa ating bansa kasama ang kanyang ama. Sinunod ko yung internal drive. As usual, karamihan ay may mga files si Mr. Fang na kaugnay sa kanyang profesyon. May mga litrato din na mag-ama at may mga lumang litrato kasama ang ina nito nung nabubuhay pa. May tatlong litrato rin na may kasama si Sue. Mukhang bata pa siya dito. May kasama siya ng isang batang babae na akbay-abay niya. Medyo kabalitan sa itsura ni Sue. Moreno yung batang kasama. Natatakban yung kalahati ng mukha nito ng buhok. Walang emosyon yung mukha at medyo may pagkaluma na yung damit. May isang litrato na kasama si Mrs. Fang. Si Sue, yung bata, at isang ginang na may hawak na bamboo hat. Ito yung sombrerong ginagamit ang magsasaka sa ibang bansa sa timog Silangang Asya. Sa tingin ko, ito yung ina ng bata dahil kahawig niya ito. May isang folder na may pangalan na For Uploads. Mga apat na video files ang laman nito. Nakamarka ito ng First, Second, Third, at Fourth. Pinanood ko yung unang video. Isang video vlog ni Sue kasama ang kanyang ama. Kumakain sila sa isang Japanese restaurant. Nagtataka dito si Sue dahil maraming nakabagang tao sa labas ng restaurant na parang may sinisilip. Yung iba, kumukuha pa ng retrato gamit ang kanilang cellphones. Mukhang may sikat na tao silang kasama kumakain. Inusisa niya kung sino itong taong ito. Kaya binali niya ang kanyang camera para malaman kung sino yung tinitingnan ng mga tao. Pinagsabihan pa nga ni Mr. Fang na huwag kunan ng video at respetuhin yung privacy kahit sikat na tao pa siya. Pero hindi nakinig si Sue. May manakabantay at tatayo na parang mga bodyguard. Nasa tapat sila ng lamesa na parang may binabantayan sila. Medyo litaw yung itsura ng isang babae sa grupo na makumakain kahit na naka-shades at nakasombrero siya dahil sa puti ng balat nito. Tumayo ito at kumaway sa mga taong nag-aabang sa labas ng restaurant. Naglakad yung maputi babae papunta sa labas ng restaurant kaya nagsunuran yung mga mukhang bodyguards. Nagkiyawan yung mga tao sa labas habang niyayakap niya yung isang dalagita na mukhang umiiyak pa marahil sa tuwa. Artista o sikat tao siguro ito at yung mga tao sa labas ay yung mga fans niya. Binuksan ko yung pangalawang video. Mukhang nasa kwarto si Sue at hawak niya yung laptop na inuusisa ako ngayon. Mukhang karugtong o isang feedback niya ito sa video nung kumain siya kasama kanyang ama sa Japanese restaurant. Tinignan niya sa internet kung sino yung pinagkakagulan ng mga tao sa restaurant. Out of curiosity, hinarap niya yung screen ng laptop sa camera. Ito yung artista na may concert na papanoorin ni Christine. Sinabi ni Sue na sobrang sikat pa rin ito sa ating bansa. Kinatutuwa niya rin dito dahil napag-alaman niya na mabait yung artista sa mga tagahanga niya. Madalas pumunta sa charity events at tinutupad yung mahiling mga tagahanga niya, lalo na yung may mga kapansanan. Tumigil sandali si Sue at huminga na malalim. Sinabi niya na maaring kilala niya ng personal yung sikat na artista at isang tadhana na makikita niya ulit ito pero hindi sa bansa nila. Kinumento ni Sue na maaring ito yung matalik niyang kaibigan na matagal niya hindi nakikita. Kininto ko yung video dahil tumatawag yung anak ko. Nagbilin na baka pwede ko siya bilhan ng pizza. Papasok na rin pala siya kasama kanyang mga kaibigan sa establishmento kung saan gagawin yung concert. Kinumusta ko ito at tinanong ko na rin kung yung idolo niyang artista ay isang banyaga. Sinabi sa akin ni Christine bakit ko daw tinatanong at kung crush ko raw yung artista. Sinabi ng anak ko na Pilipino siya at yung mga magulang niya ay mga dating artista. Mestizo at mestizo daw yung mga magulang niya
kaya maganda siya. Nagpaalam na ako kay Christine at sinabing di ko kakalimutan yung bilin niya at ingat siya pag uwi. Tinuloy ko yung pagpapanood ng video. Sinabi ni Sue na malaki yung nagbago sa itsura na kaibigan niya at medyo namukhaan at naramdaman na siya yun dahil sa peklat nito malapit sa kalawang mata nito. Sinabi ni Sue na ito yung matalik niyang kaibigan na si Ali o Ali Kim Sunatra. Huli daw sila nakita nung 9 na taong gulang pa lang siya. Bigla rin nawala ang nanay ni Ali. Katiwalang nanay niya, kasakahan at tubuhan ng pag-aari ng yumaong si Mrs. Fang. Sinabi rin ni Sue na miyembro ng pamilya nila ang turing sa mag-ina. Nagtataka lang siya at ang kanyang pamilya dahil biglang umalis ang mag-ina na hindi man nagpapaalam. Wala man nakasaksi kung saan pumunta yung mag-ina. Pinakita ni Sue yung mga litrato ng mag-ina. Ito rin yung mga litrato na kasip sa laptop nung nakita ko ng isang araw. Ang pinagtataka ko lang, paano na sabi ni Sue na yung artista ay yung nawawala niyang kaibigan? Dahil medyo malayo ang itsura, morena ang kaibigan niya at singkitak mata. At yung artista naman ay maputi at bilugan ng mata. Pero yung peklat halos magkapareho. Binuksa ko yung pangatong video. Masaya si Sue dahil sinabi niya na makita niya na at makakausap niya ng personal si Ali. May kakilala daw yung tatay niya sa agency na nagmamanage kay Ali. Sinabi daw ni Mr. Fang na masugi na tagahanga ang kanyang dalaga at sinabi na isa itong video vlogger. Kinatuwa daw ito ng management agency dahil kilala din pala ang kanilang talent sa ibang bansa. At isang paraan daw ito na lalong sumikat sa ibang bansa. Buti na sabihan ni Sue ang kanyang ama na huwag sabihin na dati na nilang kilala yung artista. Balak daw kasi ito sorpresahin. Binuksan ko yung huling video. Isang slideshow ng mga litrato ni Sue kasama si Ali. Litrato kasama si Mrs. Fang at yung nanay ni Ali. May nilagay rin na background music. Banyaga yung lingwahe na kanta. Maaring si kanta-kanta ito sa bansa ni Sue. Medyo nakarandam ang pagkabigo dahil hindi sapat itong mga lead para makatulong sa paglutas ng misteryo ng pagkawala ng mag-ama. Naalala ko bigla na binanggit ng IT expert namin na naka-sign in yung cloud account ni Mr. Fang. Kaya binuksan ko yung cloud drive. Nabuhayan ako ng loob dahil may nakasign may isang video file na ang petsa ay nahuling nakita yung mag-ama. Mukhang nakasync ang isang gadget sa laptop na ito. Binuksan ko yung video. Si Sue ay nasa loob ng private o meeting room at mukhang may iniintay. Suot niya yung t-shirt na binanggit ng landlord at may nakasabit na maliit na mikropono. Hi, Micaela. Nandito na yung artista na inihintay niya. Yumuko ang ulo ni Sue habang nakalapat ang mga palad niya. Ito yung paraan niya na pagpapakita ng respeto at pagbati sa kanyang kakapanayamin. Ngumiti yung artista at ginaya siya. Maaaring hindi na mukha ng artista si Sue dahil walang bayad sa mukha nito ang pagkasupresa. Nagsimula na ang panayam. Unang tinanong ni Sue kung kailan siya una lumabas sa telebisyon o sa pelikula. Sinabi ng artista na nakilala siya sa kanyang mga uploaded na videos sa social media noong nakaraang taon. Artista rin ang kanyang mga magulang. Binanggitin niya na una siya lumabas sa telebisyon noong 8 months old pa lang siya. Isa itong patalastas ng baby powder. Ang sunod na tanong ni Sue ay kung ano yung bansang napuntahan o nabisita niya. Sinabi ng artista, di pa siya nakakalabas ng bansa niya. Pero pagkatapos ng concert niya, balak niya magbakasyon sa Inglaterra para bisitahin niya kanyang lolo o tatay na kanyang ama na isang British. Medyo halata sa mukha ni Sue yung paggalito dahil hindi nagtutugma yung mga sagot ng artista sa kanyang inaasahang tugon. Nagpaalam si Sue sa artista
at kung di doon niya mamasamain, ano ang dahilan bakit siya may peklat malapit sa kanyang mata. Natawa yung artista at sinabing di pa niya sinasabi sa publiko o media ang dahilan na pagkaroon ng peklat. Nangyari daw ito dalawang taon na nakakalipas noong 17 o anyos pa lang siya. Bisperas daw ng bagong taon at medyo lasing siya. Dinagyan daw niya ng paputok yung bote at ang sumabog, tumalsik yung bubog sa mukha niya. Balak pa nga niya daw ito ipaayos sa doktor noon. Pero nagdesisyon siya na wag na lang dahil medyo astig daw at kasama na daw sa image niya bilang artista. Mukhang hindi ito yung inaasahang sagot ni Sue dahil medyo napakamot ito ng ulo. Do you remember me? I'm sorry. Ang tugon ng artista kay Sue. Mukhang din nakatiis si Sue at may pinakitang litrato gamit ang kanyang tablet. I'm sorry. I believe you mistaken me for someone else. Ang tugon ulit ng artista. Ali, it's me, Sue Fang. Medyo halata na sa mukha ng artista ang pagkainis at sinabi ulit na ibang tao yung binabanggit si Sue. Nagpupumilit pa rin si Sue at sinabing, You are Ali Kim Sinatra. Mukhang huminto yung video dahil di gumagalo yung artista na parang estatwa. Hindi pala. Dahil bigyan nilapit ni Sue ang kanyang kamay sa tapat ng mukha ng artista. Kinaway ni Sue yung kamay niya. Ali, are you okay? Hindi gumagalo yung artista na parang kinamitan ng remote control at pinindot yung pause button. Nilapitan ni Sue yung camera at finocus sa mukha ng artista. Hindi kumukurap ang mga mata nito kahit kinakausap ito ni Sue. Oh my God, what have they done to you? Biglang nagtupig yung mga mata ng artista at pumatak yung luha. Nanginginig din ang mga bibig nito na para may gustong sabihin. Hey, what the hell you're doing? May pumasok bigla na matanda at may sisuing lalaki at isang lalaki na mukhang bodyguard dahil sa laki ng katawan nito. Biglang tinutok ni Sue yung camera sa matandang lalaki habang may binubulong ito sa tenga ng artista. Biglang gumalaw yung artista na parang pagod na pagod dahil sa lalim ng higal nito. Lumapit yung bodyguard at mukhang inaagaw yung camera ni Sue. Dito natapos yung video at mukhang may lead na ako. Kailangan ko lumabas ng meeting room para tawagin yung team. Biglang may lumabas ng message box at may nagmensahe ng Bad idea, Mr. Robles. If I were you, I'll just erase the video that you've just watched. Nag-type ako sa message box at tumugon ng Who is this? None of your business. Like what I've said, get rid of the video and this laptop. Don't bark on the wrong tree. Tatawagin ko yung IT specialist namin para matrace kung saan nagmumula itong nagme-mensahe. May lumabas ulit na mensahe. Bad idea. This is your last warning. Biglang may nagpop-up na video. Mukhang concert na kumakanta sa itabdado si Ali. Bumaling yung camera sa audience at tumutok ito sa isang nanonood. Christine! Yung lalaki sa likod ng anak ko ay biglang tumingin sa camera at kumingiti. Naglabas ito ng isang hiringgilya. Shit! Lumabas ako ng meeting room para tawagin yung team ko at para dumiretso sa venue ng concert. Guys, we need to go. What the hell is happening here? Lahat ng miyembro ng team ko ay may hawak na baril at nakatutok sa akin. Sir, you need to relax. May tumusok sa leg ko at bigla na nagdilim ang paligid. Sir, sa Channel 8 po kami. Interview lang po. Ano po
ang masasabi nyo sa pagpasok ng anak po ninyo sa showbiz? Siyempre naman masaya dahil matagal na ito pinapangarap ng aking anak. Salamat na lang sa idolo niyang si Micaela dahil binigyan siya ng oportunidad.